Pinoy Fitness Sub 110K Challenge 2024. Last year, nakasali na tayo dun. Yun yung time na nawala tayo sa rhythm ng pag-iensayo. At hindi ako sure until a week bago ng race day kung makakabalik ng 10K fitness. Pero siguro mga 4 days prior yung race, nakapag krampa tayo ng ensayo na barely an hour na 10K run. Siguro mga 103, 104 ganun. Despite doon, tinuloy ko yung pag-register at sa race day, saktong-sakto lang, 59 minutes and some seconds. This year, ina-aim ko sana is 45 minutes. Kaso mukhang malabo na, and sabi ko I can settle for 50 minutes na lang, sub 50. Then yung last run natin, nakapagtala tayo ng personal best dun sa UP run with the DCX crew. May video tayong ginawa nun. I-paste ko na lang yung link sa description sa baba. So nakapagtala tayo ng best time or personal best na 51 minutes and 41 seconds. So yun ang aking personal best. February 29 yun. 2 weeks halos ang, o mayigit 2 weeks ang lumipas. So aside from finishing yung 10K challenge for this year, merong dinagdag si Pinoy Fitness. Meron silang additional perk na sa first 300 finishers makakatanggap ng gold medal. So first time na mangyayari to sa Sub 110K challenge. Yun yung pinaka naging reason kaya nainganyo tayong sumali ulit. Yun nga, I am aiming for the gold medal, so I am aiming for the first 300 finishers. Hindi ako sure kung enough yung personal best ko na 51 minutes and 14 seconds. February 29 yun nung nagawa ko yun. At ang aim ko sana or ang target ko sana is mapabilis pa kahit konti. Sabi ko nga, sub 50 man lang or lower. Ang problema, itong past 2 weeks hindi tayo nasa healthy condition. After nung event natin, sa after ng company event na DCX Aqua Planet or DCX Lakbay Saya sa may Aqua Planet, sumakit yung likod ko. Kakabuhat yata sa bata kasi kakagala namin sa area. Pag-uwi ko, sumakit yung likod ko hanggang Monday, yung bigla ko siyang binuhat, parang lalong nag-trigger. Kaya hindi tayo nakapag ensayo ng kahit yung 10K run man lang sana, building up dito nga sa 10K race. Magaganapin itong Sunday na. So ngayon is Friday. Nagka-come tayo ng practice. Going back, ayun na nga, hindi tayo nakapag-ensayo hanggang dumating yung Friday, last weekend. Nag-ride kami papuntang Pangasinan. At ayun, I-paste ko rin yung link ng video sa description sa baba. Panoorin nyo yun, astig din yung ride na yun. Nagkaroon naman tayo ng ubo. Medyo may sinat, sore throat. Friday yon. So Saturday, Sunday, may ride tayo. Medyo inaalagaan ko yun. Medyo pinapakramdaman ko lang yung sarili ko during the entire trip. In fact, hindi ko nga nabuo yung bike all the way na pag-uwi. Nung pa-uwi kami, sumegway na ako, nagpaalam na ako kay Brian na magbabas na ako sa Dau. Pa-uwi nga sa Fairview kasi medyo
mabigat na talaga yung pakiramdam ko dahil sa ubo. At nagluluha na yung mata ko for some reason. Nagiging cloudy yung vision ko dahil sa luha ng mata ko. Hanggang sa pag-uwi ko, ayun, nagkaroon ako ng sore eyes. So ubo tsaka sore eyes. At itong week na to, hindi rin tayo nakapag-practice. Hindi tayo nakapag-dagdag man lang sa training natin. Dahil nga sa ubo tsaka sore eyes, medyo ngayon lang ubo okay-okay yung pakiramdam ko after ng Thursday sleep after shift na gabi. At ito, cram ng practice dito sa Neo, Neopolitan. Tingnan natin kung at least ma-maintain man lang yung PB o mapabilis ng konti. Ang question is, kakayanin ko kaya yung aim natin na first 300 finisher or yung gold medal? Lalaman natin after ng race. So, kita-kits tayo sa race day. Kasama natin ang Team Neo para kapag huling konta kapag konting speed session tayo yung gagawin kong pace sa linggo, which is sub-30. Hello. Hello, Clark. Si Kuya Bobo kasama natin sa linggo. Hindi ka tatakbo, no? Hindi. Si Eman. Milo. Pero, ako, Milo. Milo. Pero kasama ka sa linggo, di ba? Sana mga panood. Kasama ka rin sa linggo, di ba? Di ba? So, merong kaming binuong team dito para sa linggo, which is yung team niyo nga. Kaso, sayang na hindi tayo nakagawa ng second team. Kaya nga eh. Nakapagpa-register na kasi agad ako. Pati yung sa mix. Yung sa team. Kaya nga, sana kahit sa mix din meron tayo. Eh mukhang maraming galawan pa pagpapa bago ko yung profile o kung ano man tawag doon. Saka register na ako sa individual na din kasi. Ayun, yung mga kasama ko, yung mga mama ko sa linggo. Kaya, kita-kits tayo sa Sunday Pinoy Fitness Sub 1 10K Challenge 2024. At syempre, aim for gold tayo, no? Yung first 300 finishers. Kita-kits sa race day. At ito pa, isang kasama natin sa linggo, si Ian. Ayun, no? Kasama rin natin yan nung nag-Bacolod Marathon tayo. So, Bacolod Marathon, tsaka A6 run, ano? A6 run. Pati 7-11. Pati si Kuya Bobong, kasama rin natin sa Bacolod yan. Ayun, no? Good morning. Dito na kami sa may MOA. Kahanap ng parking, kasama ko ng Team Neo Runners para sa Sub 1 10K Challenge. Parang ang uran niyan si Kuya Bobong. Ayun, oh. Yun, oh. Hello. Tapos si Albert pa, no? Ayun, si Albert. Kim. Ayun, oh. Hello. Janet, kumusta ang tulog natin? Ako rin, eh. Premium. Kala nyo mga gagawin na nagising. Karang natulog. Shout out daw. Si Ian. Patid ni Ian. Kala sa balon sa family. Sige, no? Lahat takbo ka din? Picture lang. Picture lang. Si Idol Willie, you know? Si Randy. Kala ko sama si Randy. Ano na. Si Randy. Pinalutan. Ay, ikaw tatakbo sa kanya? Hindi, ganit. Tatakbo na kay Seyo. Oo, sabi nga pala, no? Sino tatakbo kay Van?
Ah, puta siya. So, ang start 4:10 ng umaga ang start na namin ng Elite Wave is 5:15. Then yung second wave is 5:20. Tapos open wave is 5:30. Eto, malapit na. So race day na. Pinoy Fitness Sub 110K Challenge. Pinoy Fitness Sub 1 10K Challenge 2024 is on the way. So mukhang mas maraming sumali ngayong year na to kumpara sa last year. Kasi last year halos kita mo yung dulo. Based dun sa last update ng Pinoy Fitness sa Facebook page nila is sold out lahat ng mga elite category. Tapos may ilan na lang natitira sa competitor pati sa open wave. So, ayun nga, last year hindi ko matandaan kung ano yung turnout ng mga participants. Pero obviously, makikita natin na diyamak na mas marami ang sumali ngayon compared last year. At ito, sa so MOA na ruta, medyo naiba ng konting-konti lang. Though konti lang ang memory ko
from yung ruta last year. Pero nagkaiba yata ngayon is yung start at finish line. First 3 kilometers pa lang, or first 2 to 3 kilometers nung run, alam ko medyo may problema na. Feeling ko ang taas ng heart rate ko at sa normal pace na ginawa ko, alam ko may problema na. Yung effort ko hirap kaysa sa usual na pace ko pag tumatakbo. Mga ilang beses akong lalagpasan yung mga kasama ko tumatakbo. Siguro may malalagpasan ako, isa, dalawa, tatlo. Tapos may makakalagpas sa akin ng mga apat naman, no, hanggang lima. At yun na nga, medyo alam ko may trouble na. At hindi ko alam kung, alam ko na kaya kong tapusin yung race pa rin in 1 hour or under an hour. Pero yung aim ko na goal is parang feeling ko medyo malabo na. So every time na may lumalagpas sa akin, so that's a step away from yung aim ko nga na gold medal, since kaya nung sinabi ko kanina is yung first 300 na finishers makakuha ng gold medal. Pagdating ng 3K, naglalo na tayo kasi na pagod na or tingal na, not my usual heart rate na. Easy na lang, siguro naging pace ko na lang nun is 5:40 o 5 minutes 40 seconds per kilometer. Pagdating ng mga 5 kilometers, medyo naka-recover ng konti, so nag-intervals tayo. So medyo karga ng konti, mga first mga 200 meters, tapos mawawas ulit, relax ulit, regular pace ulit na siguro nasa 5:40 ang pace natin. Ganun, paulit-ulit hanggang makarating ng mga 8 kilometers. Pagdating ng 8 kilometers, medyo nag-relax muna. At yung 9 kilometers yun, binuhusan natin. At nung 200 meters, last 200 meters, ayun, misprint na natin.
hindi ganun yung na-imagine ko na finish. Hindi yun yung napipicture ko kung paano ko tatapusin yung race. Kasi nga, ang aim ko sana is yung gold medal. Ang ensayo ko is up to sub 50 pababa. Yung kasama natin si Kuya Bobong, nakuha niya ng 50 minutes, so nakakuha siya ng gold medal. Congrats sana all. Ayun, so kung nakuha sana natin ng sub 50, malamang may gold medal din tayo. Kaso nga lang yun nga, dahil sa mga issue na nangyari, sabi ko nga sa simula ng video, nagkaroon ako ng sakit for more than a week. At lately, yun nga, yun pala is yung makalat ngayon na pertussis o pertussis ng ubo, whooping cough, tapos nagluluwa yung mata, sore eyes. Yun yung mga symptoms na tumira sa akin. Nagsimula yun sa mga bata, tapos sa asawa ko, hanggang sa yun, pati tayo na kuha natin. So isang linggo, kung inalagaan yun, isang linggo tayo halos walang ensayo, dahil ang hirap bago yung event na race, kaya feeling ko naka-apekto yun sa performance natin. But that's the beauty of endurance sport. Yung iba siguro sa hindi masyadong familiar sa laro na run or swim or bike, ano kung ano man, siguro ang nakikita lang nila is the race day itself, kung ano yung performance natin during the run or during the swim. Pero hindi naman talaga doon ang buo ang laro ng endurance sport. Kasama dito is yung health natin all throughout the training. Siyempre, importante dyan yung training. Nutrition, so kailangan in-check lagi yung health natin. Kailangan we're always on tip-top shape para pagdating ng race day is nasa peak performance din tayo. Kasi siyempre, yung ginugugle nating oras sa racing, sa training, sa mga ginugugle nating oras sa training, gusto natin na pagdating ng race day, condition na condition tayo. At yun, minsan, hindi tayo nangyayari na hindi tayo in our top shape. Kaya, yun. So, sabi ko nga, isa yun sa mga beauty ng endurance sports. At congratulations sa lahat ng finishers ng Sub 1 10K at yung nakakuha ng pinapangarap ko nga na gold medal na sa first 300 finishers. Sa team ko, Team Neo Runners, si Ian, si Kim, si nakalimutan ko yung iba, sorry. Pero i-paste ko na lang yung pangalan. At syempre, to our very own Janet, congratulations sa second place podium finish para sa female category. Bawi tayo next year. Sana magkaroon din ng ganitong klase ng pakulo or something para yun, meron ulit tayong ilulook forward. At sana ibang kwento naman ang mangyari. Sana in good form naman tayo pagdating ng event na yun. At syempre, marami pa rin naman tayong event na pinaghahandaan at hindi naman matatapos yun. Kung nagtataka kayo kung nasaan ako ngayon, nandito kami ngayon sa... Asan nga tayo ulit? Blue Lagoon! Kung nagtataka kayo kung nasaan ako ngayon, nandito kami sa may Blue Lagoon. So, sa next video upload natin is itong ride papunta ng Blue Lagoon. Ayun, kita-kits sa susunod na video. At kita-kits ulit sa mga susunod na Langoy Pajak Takbo Adventures. John Ken Garcia, John Paul Malyari, and Sai Patrick Camilsola. Ayan, ito sila ang aming Neo Runners, ang ating fifth placer. Acknowledgement po, ayan. Congratulations sa ating fifth placer.
That's what I earn. That's what I earn. Thank you very much, Neo Runners. Congratulations, ma'am. Meron po kayong nire-represent or independent? Neo Runners. Congratulations, coach. Kasama mo, ma'am. Walang coach. Group-group na lang. Alright, congratulations, Ma'am Janet.